So yan mga kaibike, may customer na naman ako. So ang problema naman nito yung sa controller niya. So may power daw siya pero wala siyang throttle. So nung binuksan ko yung pinaka U-box nito mga kaibike, so ang napansin ko kaagad sa controller niya, itong langgam. Ayan, maraming langgam. Ito yung napansin ko kaagad. Tapos ang ginawa ko, chinik ko muna yung sa throttle niya, baka mamaya may sira. Tapos tinry ko siyang i-bypass dito sa mismong papunta ng controller niya. So may extra kasi akong throttle. So ito, tinry ko siya sa dala kong throttle, hindi pa rin siya gumagana. So ang ginawa ko dito mga kaibike, tiningnan ko maigi yung controller niya, ang daming lumalabas na langgam. So binaklas ko na to yung pinaka controller niya. So ito yung nangyari sa controller niya, ito yung tumambad sa controller niya, binahayan siya ng langgam. So yung nakikita yung kulay pula na yan, oh. Yan, bahay ng langgam niya mga kaibike. Tapos ito, yan mga langgam. So yan ang problema ng e-bike niya, kaya ayaw na siyang tumakbo. So marami pa yan dun sa loob mga kaibike. Ayan. So ang gagawin ko dito, sabi ko sa may-ari nito, papalitan na siya ng bagong controller. So ayan, oh, taktak natin siya, oh. Yun, lumalabas na yung mga langgam. So hindi nyo siya makikita masyado kasi nasa loob siya mga kaibike. Ayan, oh. Yun ang daming langgam, oh. Pati sa loob. Ayan. Ito yung problema niya. Controller. So ang gagawin ko na lang dito mga kaibike, palitan ng bago. Tapos ang mangyari dito, wiring na naman, another wiring tayo dito sa e-bike niya. Kasi yung itong ano niya, pinaka controller niya, stuck to. Stuck talaga dito yan sa pinaka e-bike niya. So papalitan ko na lang siya ng controller na 800 watts. 72 volts, 800 watts. Kasi yung controller niya, ito, 72 volts din to mga kaibike, itong controller niya. Tapos yung hub niya, ito nakalagay, 72 volts. Yan, 18 yung hub niya, 18 yung watts ng hub niya. So lalagyan ko siya ng 800. Kasi pagka once na nilagyan ko to ng 15 or 1000 watts na controller, ang mangyayari kasi dito mga kaibike, dito sa pinaka likuran ng pinaglagyan din ng stock na controller, so masyado siyang mahaba. Yun ang problema dito pagka 1000 to 15 yung ilalagay dito na controller. Kaya sinabi ko na lang na 800 watts na lang yung ilalagay ko dito. Okay? Para sakto siya dito. So dito ko pa rin siya ilalagay para yung pinaka U-box niya magagamit pa rin. Yan. So okay na siya mga kaibig. Pagka once na naayos ko na to, so ito try ko naman siya kung magiging okay siya. Yan. So ganun lang mga kaibike. Sana advice ko lang sa inyo yung mga e-bike nyo, kung talagang ano, i-check nyo rin. Lalo na kung yan, kagaya nito, hindi rin natin kasi masabi sa mga e-bike natin kung magkakaroon ng problema or magkakaroon siya ng diferensya sa mga wirings. Lalo na ito, dito lang ako ngayon naka-encounter ng pinaka ito, controller na nilanggam. Yan siya.
So, yan. Antayin ko lang yung kasama ko para mapalitan na namin to ng controller. So, mapalitan ko na siya ng bagong controller na to. Ayan. So, ito yung model ng e-bike niya.